Ayaw ng Panginoon na ulanin ang ating concert ngayon. Yan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kami po ang inyong host ngayong hapon na ito. Ako po si Brother Larry. At ako po ang inyong Kuya Arnel Depano. Welcome sa programang Papuri. Yan. Palakpakan naman dyan. Tayo yun. Po. Yan. Amen. Tayo po ngayon ay live over the FEBC Radio Facebook page, GCTV, GCTV Facebook page, at sa GCTV YouTube channel. Kaya palakpakan po natin para makita kayong pagpapalakpakan. At Kuya Arnel, kaway-kaway tayo. Oh, kaway-kaway tayo dyan. Camera? Ayun, ang camera daw. Ayun, oh, kaway-kaway tayo dyan. Magandang-magandang hapon po sa inyong lahat. Bagamat nakakapagod po ang maghapon, sino po yung mga kaninang umaga na ay pagdiwang sa atin? Ayun, abay, okay, yes. Mga hindi na nag-uwian yan. Oo. Sabi nila sa akin kanina. Oo, saan kaya sila nanatili? Abay, dito lang. Dito na. Kayo po ba'y gutom na? Kami rin. Ay, kayo ba'y handa na? Amen. Kami hindi pa. Kuya, anong higit sa mga sound check natin kanina, anong abangan nila sa atin ngayong araw natin? Aba, ito po, sabi ko nga, isang historic event. Yan. Dahil marami po sa amin, sa tatlong dekada ay hindi nagkita-kita. Mm-hmm. Kaya ngayon lamang po kami magsasama-sama muli para sa pagdiriwang ng 75th anniversary ng Far East Broadcasting Company. Kaya palakpakan po natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. At dahil FEBC 75th, abay, Papuri's 45th year din naman ngayon. Kaya palakpakan pa po natin. Lalo iyan. At abang-abang lang po kayo sa iba pang gagawin ng Papuri FEBC sa mga darating na buwan. Kaya Kuya Arnel, bagamat tayo ay pagod na pareho. Hindi ako pagod. Gutom na pareho. Yan, gutom. Pwede. O, sige. Gusto niyo na pa kaming magkantahan? Sige nga, sabihin niyo sa inyong katabi, kantahan time na. Ayoko pa. Bakit? Ayoko pa. Marami kaya pala, may sasabihin pa si Kuya Arnel. Marami akong nakikitang na mga katulad kong senior. Lahat ng mga senior citizen, pakitaas ang kamay. Ang daming senior pala. Ito ho, ha? This is my crowd. Ha? Yung mga bata, akala nila kilala sila. Hindi. Kami mga senior magkakakilala rito. Okay. Ha? Mga bata, dyan lang kayo at tatanda rin kayo. Pakitaas po ng kamay ulit ng lahat ng senior. Kung meron pong senior na nakatayo at meron kayong katabing bata-bata na nakaupo, siguro papakiusapan kayong mga bata na paupuin yung senior, no? Yan. Amen? Amen po ba? Yan. Unless kaya niyo po mga senior na tumayo ng 2 oras. Ayun lang. Oo. Yung magpapaupo naman eh, papagpalain ng Panginoon mula noon hanggang ayun, ngayon. Ayun. Hanggang sa kayo'y kunin na niya. Ay, wag naman. Wag. Walang... Lahat tayo papunta kay Lord pero not yet. Not yet. Ha? Lalo na kami mga senior. Not yet. Not yet. Oh, hindi pa kami laos. Not yet. Not yet, kuya. Oh, hindi pa kami laos. Not yet. Not... Anyway, sabi ko nga, pag meron kami mga Papuri concert, may 2 rules tayo. Ayan. Sige, kuya. Ang unang rule, pag alam niyo yung kanta, kumanta kayo. Ayan na. At pangalawang rule, kung kakanta kayo, kakanta kayo malakas. Hindi Amen. Pwede yung kanta. Yeah. Hindi maririnig ng Panginoon yun eh. Dapat naiintindihan ng Panginoon. At naiintindihan ng katabi niyo. Amen? Pag sumimangot yung katabi niyo, huwag niyong pansinin. Yeah. Bahala si Lord sa kanya. Basta ako kakanta. Di ba no? Kakanta tayo ng malakas sa Panginoon. Kaya so, palakpakan po natin ang ating Panginoon na malakas na malakas bago tayo magsimula ng ating gawain. Kuya. Papakiusapan ko si Kuya Larry na ano, ipanalangin muna yung gawain okay. natin. Sige po, tayo po'y manalangin at kayo pong mga nakikinood sa atin sa live streaming natin ay sumabay po kayo sa panalangin ito. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa inyo pong pagdako muli sa amin sa orihinal na tahanan ng FEBC Philippines at sa pinagsimulan ng Papuri Music Ministry. Kasama namin ang iyong mga anak, Panginoon, sa paikipagdiwang na kami ngayon ay ahandugan namin ikaw ng mga awiting papuri na iyong ibinigay at inilagak at itiniwala sa ministeryo ng Papuri at ng FEBC. Ang amin pong dalangin, Panginoon, ikaw ay siyang mapagpala
ang iyong mga awitin ay maging sanhi ng mensahe sa aming pang-araw-araw na pamumuhay at lagi ka naming maalala na sa lahat ng mga bagay, pangyayari at sitwasyon ay laging sayo at sayo ang papuri. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tinatawagan na natin ang ating mga papuri singers noon, ngayon, at magpasabukas man. Baka ganun, ano? Pakipasalubungan nyo ng inyong mainit na pagtanggap. Senatricia Amper Jimenez. Yan. Go, Kuya. Terry Javier Ellis. Charmaine Manalo Campanier. Ruben Laurente. Dennis Campanier. Romel Gonzalez. At marami pang iba. Yan, at marami pang. Mamaya, magpapakilala silang lahat. Amen. Bigyan sila ng mic. Ayan na. At pag walang mic, eh hindi namin kakayanin ni Kuya Arnel. Kumanta lang dito. Isa lang ang kilala kong nakakanta nito ng ano. Solo. Oh, sana. Pero kasama natin mamaya. Mamaya. So, iniimbitahan ko po si Ate Terry. Ate Terry. Si Ate Trisha. Terry, si Ate Trisha. Ate Charmaine, Kuya Dennis at Kuya Ruben, samahan niyo po kami ni Kuya Larry dito sa harap. Magandang hapon po sa inyong lahat. Yay! Magandang hapon po. Happy anniversary sa FEBC. Purihin ng Panginoon na nagkasama-sama tayo ngayong hapong to. Medyo fresh. Parang matamlay. Parang matamlay yung palakpak niyo eh. Fresh from Australia po si Ate Terry. Marami po dito galing pa ng Australia, si Ate Terry. Si Doktora Monique, yung sa mga nandito kanina, yung bumigla sa atin, galing Australia. Si Kuya Super Mario, galing pa ng Singapore. At yung iba po, galing sa malayong bayan ng Pampanga at Bulacan. So, yan po. Magkantahan po tayo. Balik tanawin natin yung mga paborito niyong awiting papuri. Amen? Amen. Pwedeng-pwede po kayong sumabay sa amin. Nagmumula sa puso ko itong awit. Papuri ko'y sa'yo pagkat tinubos ako. Kaya't awitin ko'y sa'yo. Sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos at ang bawat umiibig ay sa Diyos at nakakikilala kay Jesus. Tapo tayo, samahan niyo kami. Mga kaibigan tayo sa isa't isa
sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos at ang bawat umiibig ay sa Diyos at nakakikilala kay Jesus. Sa puso mo manahan tunay na kayamanan. Hinihintay lamang niya kung siya'y iyong pagbubuksan. Tanging kay Jesus mo matatagpuan. Tunay na yaman magpakailanman. Tunay na yaman magpakailanman. Sa pagmamahal ng Diyos, sino ang makahihigit? Mayroon ka bang nababatid? Buktong na anak, hindi niya ipinagkait. Nanaos sa mundo, nagdusa at dumaras ng libong sakit. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Nang papuri sa iyo at ako'y sumasamba. O Jesus, dakila ka at inaalay ko sa'yo. Panginoon ang buhay ko ngayon at magpakailan pa man. Nariyan ka, bagamat nakukulang ako. Nariyan ka, sa sangandaang kinapapatiran ko. Kailanman, O Diyos, pag-ibig mo, kaluluwa'y ligtas dahil sa'yo. Siya'y nagmamahal sa ating lahat. Siya ay awitan. Papuri ngawi. Pagkat siya'y natila at tapat. Awitin natin. Papuri ngawi. Pagkat siya'y nagmamahal sa ating lahat. Siya ay awitan. Papuri ngawi. Pagkat siya'y dakila at tapat. Dakila ka, O Diyos. O kay ganda na makita na tayong lahat nagkaisa. Isang musika, libuti ng alita ng gulo at ng buhay. Si Kristo, siya ang kalinggaan. O kay gandaan.
isang musika. Limutin ang alika ng gulo at tampuhan. Si Kristo, siya ang kalindaan. Kalindaan. Si Jesus ang ating musika. Puso mo manalahan, si Jesus, si Jesus, si Jesus, kalindaan. Kung para sa Panginoon pa yung palakpak niya, parang mahina eh. Oo. Tinatawagan po natin the rest of the Papuri singers. Handa na ba kayo magpuri sa Panginoon? Kaya niyo bang tumayo? At sumabay sa amin. Tayo po tayong lahat. At magpuri tayo sa Panginoon. Ang paglubog ng araw, walang papupurihan kundi ikaw. Mula sa pagsika hanggang paglubog ng araw, walang papupurihan kundi ikaw. Mula sa pagsika hanggang paglubog ng araw, wala nang aawitan kundi ikaw. Mula sa pagsika hanggang paglubog ng araw, wala nang aawitan kundi ikaw. Amin, Jesus! Amin, Jesus, tanggapin ang papuri. Patuloy kang maluwalhati. Amin, Jesus, tanggapin ang papuri. Dakila ka! Dakila ka, hari ng mga hari. Amin, Jesus! Amin, Jesus, tanggapin ang papuri. Patuloy ka, maluwalhati. Amin, Jesus, tanggapin ang papuri. Dakila ka, hari ng mga hari. Amen. Sasabing dakila ka, dakila ka, aming ama. Sino bang aawit sa kanya, kundi tayong kanyang ilikha? Sino magsasabing dakila ka, dakila ka, aming ama. Sino bang aawit sa kanya, kundi tayong kanyang ilikha? Kahanga-hanga ang kanyang mga gawa. Purihin ang Diyos at siya ay awitan. Ang Diyos siyang hari ng lahat ng bansa. Awitan, purihin ng mga ilikha. Sinong magsasabing dakila ka, dakila ka, aming ama. Sino pang aawit sa kanya, kundi tayong kanyang ilikha? Sinong magsasabing dakila ka, dakila ka, aming ama. Sino pang aawit sa kanya, kundi tayong kanyang ilikha? Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin.
ng Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin si Yahweh pagkat siya'y mabuti. Kanyang nililigtas ang mga abig. Magpupuri niya at kanyang inalang. Sa pag-ibig niya walang hanggan. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Yes, Lord. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Sinasamba ka namin, Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Ako'y magpupuri. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Makapinig lang natin. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Minsan partner. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Minsan pa. Purihin natin ang Panginoon. Dahil sa pag-ibig mo, ako ngayon'y narito. Sumasamba, kumaawit, nagpupuri sa tanging ngalan mo, Jesus. Sumasamba, kumaawit, nagpupuri sa tanging ngalan mo. Pagpupuri sa'yo. Dahil sa pag-ibig mo, ako ngayon'y narito. Sumasamba, kumaawit, nagpupuri sa tanging ngalan mo, Jesus. Sumasamba, kumaawit, nagpupuri sa tanging ngalan mo. Palakpakan po natin ang Panginoon ng pagkalakas-lakas sa palakpak. Nararapat siyang papurihan. Nararapat siyang pasalamatan dahil sa kanyang katapatan sa ating lahat. Sa nakaraang 75 years ng Paris Broadcasting Company, amen at amen. 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 Pwede na po kayong makaupo at pwede na po kaming mamahinga. Nung panahon po ng pandemya, tatlong taon po tayong hindi nakalabas. Kaya napaka-importante po sa aming mga papuri singers at artists na nandito tayo po mukhaan, face to face, for the first time in 3 years. At bumalik tayo dito sa lugar kung saan lumago ang ministry ng papuri. Kaya po yung ibang mga papuri artists natin ay nagsiuwi galing kung saan-saan. At for the first time in 3 decades, magsasama-sama pong aawit sina Ruth Rocabo Bagalay, sila Charmaine Manalo Campanier. Sila Lani Crisostomo, si Monique Doroteo Espinosa, Debbie Peña Layawan, Aileen Castillo Sarmiento, hindi po ako nakakalimot, at sa si Cheryl Cometa Bacalya. Again, pag alam niyo po yung awitin,
umawit po kayo. At kung awit rin lamang kayo, umawit kayo malakas. Patuloy po nating purihin at sambahin ang Panginoon. Amen? Amen. Ang lahat ng bagay.
Amen. Palakpaan po natin. Muli po nating palakpaan ang Panginoon.
Salamat po kina Lani Crisostomo, Aileen Castillo Sarmiento, Debbie Peña Layawan, Ruth Rocabo Bagalay, Monica Doroteo Espinosa, Cheryl Cometa Bacalya, at Charmaine Manalo Campaner. Ang mga awitin pong inyong narinig ay galing po sa isang ancillary album production ng FEBC Philippines ng Papuri, ang Salmo Series, na ginawa po mula 1989 hanggang mid to late 1990s. Kaya palakpaan po natin ang Panginoon sa mga awiting iyan na ang mensaheng ginamit noon ay talagang angkop na angkop pa rin sa atin ngayon. At sa atin ng pagpapaalala, tayo po ay live over the FEBC Radio Facebook page, sa GCTV YouTube channel, GCTV Facebook page, at sa GCTV. At sa atin ng pagpapatuloy, nais po muna nating bigyan ng pagkakataon na bumati at magbalita sa atin ng konti at magbigay ng konting mensahe ang ating Chief Operations Officer, Kuya Luis Miguel V. Castillo, o kung aming pong tawagin ay si Kuya Lucho. Salamat, Kuya Larry. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sino po andito nung umaga? Celebration natin sa People's Park. Okay. Wala po kayong premyo, pero ang premyo ninyo ay galing sa Panginoon. So salamat po. Ano, alam niyo po, napakaganda ng venue natin dahil dito po nagsimula, no, since 75 years ago. Dito po sa park na to at dyan sa likod natin ang FEBC Philippines. At ngayon po, habang nakikinig tayo sa magandang music, alam niyo po, ang musika ay salamin ng buhay. Napakaganda po. At sa mga kinakanta po ay nakikita natin yung pagbabago ng buhay ng mga tao through music. No? Diyan natin nakikita yung salamin ng buhay na gustong-gusto nating ialay sa Panginoon. So ngayon pong hapon, hindi na po ako magtatagal sa aking message. Gusto ko lang na enjoy natin itong araw na to dahil napakaganda po nung panahon. Kahapon po iniisip namin uulan. Uulan po ng palakpak at luwalhati at papuri sa Diyos. So taas po natin ating mga kamay, palakpak natin, bigay natin itong araw na to sa ating Panginoon dahil ang bawat tagumpay, Siya ang nagbigay. So salamat po sa inyong lahat. We are celebrating God in the person of Christ. That is why we are here. And we are here with you just to lift the name of our Lord high and His word throughout everything that we will do. So I praise God for you, and I thank you that you are here celebrating with us, because we are truly blessed to have you with us in this ministry. So glory to God, and let's just enjoy this entire evening and give praise to God. So again, salamat po sa inyong lahat. Thank you. We love you all. Maraming salamat po, Kuya Arnel. Presidente. Pangulong Lucho. Kanina po narinig natin yung mga kababaihan. Ngayon naman mga senyores. Sabi nyo, nung nagsimula yung pandemya, hindi ko alam kung hanggang kailan matatapos. I was one of the first COVID victims. Sa biyaya ng Panginoon, gumaling naman ako. At siguro sabi niya, marami ka pang gagawin eh. Kaya nagawa itong mga medley na ito na inyong mapapakinggan ngayong gabi. These medleys are the product of the pandemic. Kaya tinatransform ng Panginoon ang mga problema, ang mga karamdaman, ang mga kakulangan, ginagawa niyang tagumpay. Amen? Dahil lahat ng tagumpay, Siya ang nagbigay. Amen? Palakpakan po natin ating Panginoon. Ngayon po tatawagin natin. Hindi naman masyadong malayo ang mga pinanggalingan ito. Obispo, John Aver, Luklukan, galing Binangonan, from the Republic of Rizal. Si Super Mario Laharca Jr., isa pong profesor sa Singapore. Si Kuya Romel
Gonzales, tagabuhat po ng maraming semento sa Northern Luzon. Arnel Sabido, isa pong HR specialist ng construction company dito po sa Pulilan. Arnel Castro, isa pong lead teacher sa isang paaralan dito sa Baliwag, Bulacan. Huhulihin ko yung isa kasi mabigat eh, bigatin. Si Dong Fulio, isa pong broadcaster sa San Pablo, Laguna. At ang huli po, sige na, lumabas ka na. Ayaw mo pa lumabas eh. Ayan o. Si Magistrado. Magistrado Mel Altoveros. He prides himself as part of the Papuri family. Pero ang professional involvement po niyan ay isa siya pong international legal specialist for the Asian Development Bank. Yun lang naman po. Yun lang. Oh, ganyan lang po mga naglilikod sa Panginoon. No? Mababa lang, ano? Bispo, international ano, legal luminary, umaawit po ng mga sariling likha para sa ating Panginoon. Sa lansangan ang magkalahi ay kapwa nag-aalitan. Ang bigong mga pangako ay di mo na maitatago, lalo lang lumalala ang sugat na hati. Kaligtas ay kailangan na pagkat naghihintay sila sa ating pagkakaisa. Pag-ibig lang ang susi ng lahat, ang siyang magbubuklod sa ating lahat. Hawak mo, kaibigan, ang isang kapangyarihan na magbubuklod sa ating lahat. Pag-ibig lang ang susi ng lahat, ang siyang magbubuklod sa ating lahat. Ang Diyos ang siyang nagturo, isang dakilang pangako, si Jesus ang susi ng lahat. Si Jesus ang tangi kong pag-ibig, tunay ang kaibigan siyang matalik. Sa kanya kung ika'y mananalig, tulad ko, siya'y kaibigan mo. Si Jesus ang tangi kong pag-ibig, tunay ang kaibigan siyang matalik. Sa kanya kung ika'y mananalig, tulad ko, siya'y kaibigan mo. Kaibigan, 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 siya'y kaibigan mo. Kaibigan, 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 siya'y kaibigan mo. Kahangalan nating ipinipili. Ano nga ba ang pinagkaiba? Kapwa tayong hiyas ng may likha. Itong awitin ko'y taglayang panalangin. Kahit
walang pagitan. Naway pagpupunuin ang bawat hakbang, ang bawat hangarin, pag-ibig ang magsisilbing tunay natin. Si Kristo ang magsisilbing tunay natin. Naroon siya, pagkasamay na bubuwal. Naroon siya, panatakang nakasandal. Naroon siya, silapit lamang ng dasal. Ika'y minamahal ng may kapal. Ika'y minamahal. O ang aking buhay, kailanman pagningasin mo ang init ng iyong pagmamahal. Huwag mang mawalay sa pag-ingat mong tunay. Ang yaman ko'y pag-ibig mo. Lamang ang huli kong hantungan, pag-ibig lang ang susi ng lahat, ang siyang magbubuklod sa ating lahat. Hawak mo, kaibigan, ang isang kapangyarihan na magbubuklod sa ating lahat. Lang ang susi ng lahat, ang siyang magbubuklod sa ating lahat. Ang Diyos ang siyang nagtulog, isang dakilang pangako, si Jesus ang susi ng lahat. Papuri.
Praise God. Yun eh. Palakpakan po natin ang Panginoon ulit. Para sa mga senyor. Marunong pala kumanta. Parang marunong. Nung nagsimula po ako sa Papuri, Papuri 7. At meron na pong isang boses na parang yun yung boses ng Papuri. Matagal nang kumakanta sa Papuri since Papuri 1. At pagpasok ko, parang meron, may nagko-comment doon ah. Nung pumasok po ako sa Papuri 7, isa siya doon sa mga ate ng Papuri. And now she lives in Sydney, Australia. Pero nandito po siya para samahan tayo para sa pagdiriwang ng 75th anniversary ng Far East Broadcasting. Pasalubungan po natin ng mainit na mainit na pagtanggap. Terry Javier, Ellis, sasamahan po ng pinakabata nating Papuri, Kate Rose Urrutia, taga Valenzuela, si Ai Bautista, taga Quezon City, at si Sweet Samaniego Buchanan, taga Hong Kong at taga England at taga New York. Pero pag nagsasawa doon sa pagbiyahe niya, dito po siya sa may Antipolo umuwi. Anyway, palakpakan po natin yung Panginoon para sa kanila. Sana abot pa namin ng abot ko pa yung tono. Ng tipay at lakas.
Itong ala ang nagbibigay liwanag at pag-asa. Tila isang bituin na sa akin naghihinding. Ikaw pala ang kailangan tugon sa aking dasal. Gabay at pagmamahal na walang hanggan. Gano'n man kadalas kitang kalimuran at saktan. Pagpapatawad ay agad lagi mong naan. Kailan pa ikaw pa rin handa ako tanggapin. Sa aking naghihinding ikaw pala ang kailangan tugon sa aking dasal. Gabay at pagmamahal, gabay at pagmamahal na wala. Hindi mo ako iniwan.
maraming salamat, Kate. Maraming salamat po. Ayi and Sweet, salamat sa pag-awit ninyo with me. Alam niyo po, napakalaking pagpapala ang maawit ang mga awiting iyon na isinilang at pinagpala ang at patuloy na pinagpapala ang marami sa atin sa pamamagitan ng pagsasahim papawid ng FEBC. Nakaka talaga pong nostalgic dahil nakatungtong uli ako sa lupang ito. Lupang tinubuan, ika nga. Kasi po, hindi niyo po na itatanong, dito po ako unang-unang nag-work sa FEBC, kaya po, tandang-tanda ko ang bawat square inch ng FEBC compound. At ako po yung nanggagaling pa ng Mandaluyong noon. Kaya, nung panahon na yon, ang bus po hanggang monumento lang. Kaya, baba kami ng monumento, tapos habol ng jeep, papuntang Karuhatan, tapos sa Karuhatan, lipat uli, jeep uli. Ganon. Nakaka-miss din, di ba? Yung kasimplehan ng buhay nung mga panahong yon. Kaya, thank you Lord talaga. After so many years, I'm here. And I'm singing in front of you. At kayo po ay pagpapala din sa amin. Napakalaking pagpapala po. At kayong po, kahit na hinihingal, meron po akong dalawang awit na gustong i-share sa inyo. Ate Marie, hello, I can see you. ang una po speaks to us about how God is always with us. Anumang panahon, anumang pagkakataon, kasama natin siya. Sabi nga po sa Joshua 1:9, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will always be with you wherever you go. My gosh, wherever, kahit po sa kalaliman ng dagat, sa kalaliman ng, you know, sa siguro yung mga nagtrabaho sa minahan o yung mga nagtatrabaho sa mataas na building, kahit nasaan po tayo, nandiyan ang Panginoon. So yun po ang gustong sabihin itong awiting ito na nilikha ni Gary Granada, Sa Piling Mo. Daglig lisanin sa piling mo.
piling mo ang buong maghapong kay ganda at di maitagong kay saya sa tuwing ay siya kong nadarama sa piling. Laging panatag ang damdamin. Sa piling mo ako'y magigising. Sa init ng pag-ibig mo sa akin. Susunod kong awit ay isang hymn na akmang-akma sa ating sineselebrate ngayon. Ito po ay sinulat ni Thomas Chisholm mula sa kanyang tula. Na unang-unang na-publish itong awit na ito in 1923. Kaya po, saktong isang daang taon na ito. At alam kong paborito ninyong lahat. Ito ay base sa Lamentations 3:22-23. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Tapat ang Panginoon sa FEBC at sa buhay ng bawat isa sa atin. Purihin siya. To me.
thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin and a peace that endureth. Thine own dear presence to cheer and to guide. Strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings are mine with thousands beside. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, Lord, new grace I see. All I have needed, thou hast provided. Amen. Palakpakan pa ho natin ang Panginoon. Salamat, Ate Terry. Kayo po ba ay nandyan pa? Kayo po ba ay gusto na umuwi? Hindi pa. Merong mga narinig ako sumagot dito. Oo eh. Hindi pa po tayo tapos. Tayo po ay almost halfway pa lang sa ating selebrasyon. At sa ating pagpapatuloy, atin pong mabigyan ng daan at pakinggan ang mensaheng hatid sa atin. Hindi lamang po siya director ng programming and new media ng FEBC Philippines, siya rin po ay bahagi na, o masasabi kong sorry Kuya Efren ha, ugat na ng Papuri Music Ministry, at siya pong nagbigay ng pangalang Papuri sa Papuri. Atin pong tawagin at palakpaan ng Panginoon sa anyang buhay, Kuya Efren Paulurina. Magandang gabi po sa ating lahat. Kanina nagbatian tayo umaga, tapos nagpaalaman tayo tanghali. Ngayon, gabi na, andito pa rin tayo. Talagang ibang klase, no? Pagka ikaw ay nakahanap ng lugar kung saan ka nag-ugat, babalik-balikan mo yun. Kaya naman, nung pinaplano ang 75th anniversary ng FEBC, sabi namin, the best place para dito ay hindi isang malaking auditorium, hindi isang malaking bulwagan, hindi isang bonggang arena o coliseum, kundi kung saan tayo nagmula. So yung idea na yon ni Kuya Dan Andrew Cura, ang executive director ngayon ng Papuri, ay talagang walang kumontra doon. Let's go back home, ang sabi niya. Kaya naman, we're home. Kami po sa Papuri ay naniniwala doon sa... Uy, binabati pala natin yung mga nanonood. Kasama natin ngayon, somebody is from Jerusalem, nanonood siya. Ibay, Cavite. Kayo na po ang bumasa. Pero kayo po na
nagjo-join sa panonood dito sa ating concert na ito. Binabati namin kayo, saan man kayo nandoon, sa Pilipinas man o sa ibang bansa, sa pamamagitan ng social media. 1979, nung nagsimula ang Papuri, social media, wow, ni hindi, walang ganong term eh, nung panahong yon. Nung kanina, nag-uusap kami na nina Ruben, nina Arnel, nina Mario, nasan ba ang MRS? Nasan ba noon yung building kung saan tayo nag-record ng mga songs na to? So, asan ba yung mga punong kilala natin? Yan po yung mga original na mga puno yan eh. So, we figured banda, basta Bandarian, yung original na pinag-recordan ng mga songs na inyong narinig. At ito mga songs na ito ay sinimulang i-record noong 70s at hanggang ngayon, nakikita ko na inaawit ninyo, minamouth ninyo yung mga lyrics. Of course, kailangan ng konting kodigo sa screen, pero alam ninyo yung takbo, yung mga nota, yung rhythm, yung beat, yung pacing, ayan. Alam na alam. Parang kasama namin kayo doon sa recording ng mga songs na to originally in the 70s. Baka sinasabi ko yung taon, parang last century pa kasi yun eh. Pero sa mind ko, kitang-kita ko na parang kahapon lang namin ginagawa yun. At akalain mong 2023, in the 21st century, itinawid ng Panginoon ang mga awiting ito from one generation to the next. Siya lang ang pwedeng gumawa nun. Siya ang nagbigay ng ganong klaseng overwhelming na karanasan. Bakit kailangan na ang kanta ay makatawid from one generation to the next? Sabi sa Psalm 89 verse 1, umawit tayo ng bagong awit sa Panginoon dahil gumawa siya ng mga kahanga-hangang bagay. Sa kanyang kapangyarihan at kalakasay, tinalo niya ang ating mga kaaway. Sing a new song to the Lord. Ang sabi ng mga bata ngayon, ganyan pala ang mga kanta ninyo noon ay, Auntie, Lolo, Lola, ganyan pala yung mga kantang pinapakinggan ninyo sa radyo noon. Eto mga batang ito ay namamangha. Kita ko, narinig ko sa mga usap-usapan, sa kanilang mga facial expressions. At that time, bago yung mga kantang ito. Bago sa pandinig ng mga nasa mga churches. And we were trying to sing a new song unto the Lord. Pero ano ang ibig sabihin ng bago? 40 plus years na sila. Di luma na sila. Bago means to us na siya ay nakakatawid at nalalampasan ang mga pagbabago ng panahon. Ano man ang bago sa sitwasyon natin ngayon, kakausapin tayo ng mga awiting ito sa ating kinaroroonang sitwasyon. The new song that this verse talks about is the new message that is talaga angkop na angkop sa panahon ngayon, 2023. Ano ang kantang dapat na kinakanta ngayon? Ano? K-pop? OPM? Iba't ibang bagong genre na ating madalas marinig, kakaswipe natin, naririnig natin, isinasayaw. Yung ba ang mga bagong songs na sinasabi sa Psalm 89 verse 1? Sing a new song is saying to us, kami sa Papuri Ministry, sing the song that speaks to the issues of today. Yun ang mga bagong awitin na dapat nating inaawit ngayon. So ang tanong natin lagi, tuwing may bagong lalapit na mga songwriters, bagong project ang Papuri na i-record at pipili tayo ng mga kanta, ang tanong namin ano ang sinasabi ng mga songs na ito sa panahon natin ngayon? Ano yung mga sinasagot niyang issues? Ano yung sinasabi ng kantang ito tungkol sa mental health experiences ng mga Pinoy? Ano ang relevance ng kantang ito doon sa mga kabataang nag-iisip ng mag-suicide?
ano ang sinasabing mensahe ng mga bagong kantang ito doon sa mga hirap na hirap sa daily needs nila. Sing to the Lord a new song. Ang lyrics ay pwedeng sinauna na kasi galing sa timeless Word of God. So in a sense, hindi siya bago, pero ang mensahe noon ay dapat na makaka-address at makakapagbigay ng solusyon sa mga hinaharap nating issue ngayon. That's how a song is new. At yon ang layunin ng papuri. That every song ay hindi lang makatawid sa mga henerasyon, sa pabago-bagong estilo ng mga hilig ng mga nakikinig, kundi tinutugunan niya yung mga tanong ng tao ngayon. And we pray na itong mga songs na narinig natin, mula kay Terry, kay Arnel, lahat ng mga narinig natin kanina, at ang mga maririnig pa natin mamaya, I pray na kahit isa man lang doon ay makatugon sa inyong dinaraanan ngayon. That's how that song, kahit luma na siya, can be a new song to you tonight. Pagpalain ng Diyos, purihin ng Diyos, dahil sa bagong mga awitin, bagong musika na kanyang ibibigay sa mga anak niyang nais sumawit para sa kanya. Muli, sa Diyos ang papuri. Bawat tagumpay, siya ang nagbigay. Amen. Muli, palakpakan natin ang ating Panginoon. Salamat po, Kuya Efren Palurina. At salamat po sa pag-share ng journey na iyan at ang challenge na dala ng Papuri Music Moving Forwards. At sa oras po na ito, aba kung kanina ating napakinggan ng isang Papuri Classic. Atin pong isang classic din ang ating mapapanood at mapapakinggan ngayon. Siya po ay nagsimulang umawit sa Papuri sa edad na 14 years old. At alam kong pamilyar kayo sa awiting kanyang kinanta. Para pong ganito, ating purihin, purihin, purihin ang Diyos. O purihin, purihin, purihin ang Diyos. Naku, yan po yung napakagandang awitin na iyan na bahagi ng Papuri Music Ministry. Atin po siyang tatawagin, wala pong iba kundi si Ate Tricia Amper Jimenez na sasamahan po para sa isang espesyal na medley ni na Charmaine Manalo Campanier, Lani Crisostomo, Viola Natividad at Ruth Rocabo Bagalay. Salamat po, Kuya Larry. Nagsuot na ako ng salamin kasi malapit na ho akong... Hindi naman ako senior, pero nagpapasalamat ako sa Panginoon sa mga maraming taon na inalaw niya akong maging bahagi ng papuri. Kaya gusto ko rin i-acknowledge ang nanay ko na kasama ko po ngayong gabi. Simula ho nung maliit ako siya at nagda-drive sa akin. Nagda-drive sa akin sa mga rehearsals, sa mga performances ng papuri. Kaya mas kilala niya yung aking mga kasamahan. Ito mga bata pa to eh. Pero kilala niya sila Kuya Romy Dinglas, sila Ate Maru. So sana soon magkaroon kami ng reunion, grand concert ng mga seniors with the young generation. So I hope you remember these songs that I've recorded for the past years. Kasama ko po ang aking magagandang kapuri singers. Ito po ay gawa ni Junji Marcelo. Paano kung wala ka, Jesus? Sing with me. May busilak na araw ang sumilang sa gitna ng dilim. Sa pagmulat ng sangkatotohanan, dati di maangkin. Sa hirap ng pasanin, sa pilit kong buhatin, sa karamihang suliranin. Ngayon'y naunawa ang ganap. Nasaan na ang baghari?
Pinapawi ang umaga kung gabi di nahawi. Nasaan ang mga bayani kung walang pag-aglahi? Paano kung wala ka, Jesus? Nasaan na ang kalangatan kung walang kahinaan? Kagalingan kung walang karamdaman? Nasaan ang kaliwanagan kung walang kadiliman? Paano kung wala ka, Jesus? Ay gawa ni Darius del Rosario. Ate Charmaine will sing with me. Sa pagdaan ng kailanman, habang panahon, sa kahapon at ngayon, maging sa paglaon, ang dumoy itong balabal mo, Panginoon. Ang apoy ng kalinga mo'y alay sa katawang nanlalamig, palabang kang taglay. Kung magkamali pag-ibig mo'y panghahawakan ko, balutin ng muli sa inig. Kailan pa man kalinga mo'y alay sa katawan nanlalamig, palabag kang taglay. Kung magkamali pag-ibig mo panghahawakan ko, balutin ng muli sa init ng iyong pag-ibig kailanman. And a song from Elzar Doji Simon. Adelani! Hello, niwanag na kita simula noon.
Gawa po ito ni Philip Taroha. Gusto ko pong i-take ang advantage itong pagkakataon na ito na hilingin kayo na panalangin natin si ang aming kapatid na Alvin Nunez. Siya po ang arranger ng lahat ng mga songs ko dun sa album ko na kinompose po ni Andre Junicio, yung Close to You. Ewan ko kung naalala niyo yun. May nakakaalala ba ho nung album na yon? So, ka-age ko ba kayo? Mas isa sa mga, well, nasa ICU po siya ngayon at at nagtutulong-tulong po kami dahil merong nagka-stroke po siya and we're praying for him. So, in your own time, please pray for him also. And we'd like to share with you, if you remember this next song, it's called Panalangin Ko by Andre Junicio. Samahan niyo ako. Kung kailan ako nasasaktan higit kitang kailangan. O Jesus, dumarain sa'yo, dalangin ko sana'y tingin mo. Panalangin ko sa Diyos, buhay ko ay pagpalain at maging matibay kahit na anong bigat ng suliran ko sa bawat araw. Alam kong naroon ka. Ang lahat ng kalayawan ko, dalangin kong lahat sa'yo. Kung ito'y
ako'y walang katuparan, marahil di iyong kalooban. Panalangin ko sa Diyos, buhay ko ay pagpalain at maging matibay kahit na anong bigat ng suliran ko sa bawat araw. Alam kong naroon ka, bakit kung kailan ang puso ay nasasaktan, doon lamang kita tinatawagan. Ngunit kung ang buhay ay payapat kay sigla, para bang nalilimutan ka? Panalangin ko sa Diyos, buhay ko palain at maging matibay kahit na anong bigat ng suliran ko sa bawat araw. Alam kong naroon ka, alam kong naroon. Bible says, let your light shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Huwag po tayong magsawang gumawa ng mabuti hanggang dumating ang time na kailangan na nating graduate. Tama po ba? Sige, yun din po ang panalangin ko, that the Lord will continue to be my source of strength, that I will not veer kung saan-saan man. Doon lang ako mag-focus sa ating Panginoon. At hanggang dumating ang tamang ang panahon na aawit na ako sa harapan niya. Thank you, Lord. We just praise you. Thank you, Lord, for your faithfulness. Couldn't see the sunshine through the shadows. I couldn't seem to find a soul to care. And in my darkest hour, you touched me with your. And when I looked, your light was everywhere. The light of a million mornings filled my heart. The sound of explain.
find your healing or all the joy I'm feeling. I only know you've come into my heart. The light of a the sound of a million angels sang my song. The warmth of a love so tender touched my life, and suddenly the light of a million mornings dawned in your glory has come shining through. Let my life be a candle, Lord, that shines for you. Na tayo. May nanalo na. Palakpakan na ating Panginoon. Grabe. Sino po nakakaabot pa nun? O, yung mga volunteer na maabot nun. Hindi kayo rito. Kantahin natin. Maraming salamat, Ate Tricia Amper Jimenez at Ate Terry Javier Ellis. Ayan, sige, palakpakan natin ang Panginoon para sa kanila. Mga, pati si Kuya Efren Palyorina, mga haligi ng Papuri. So yan, isa pa doon sa mga ginawa ko during pandemic, sabi ko maraming mga duet dito sa Papuri, di ba? Kaya sabi ko, gawa tayo ng medley ng duets. So, tatawagan ko po sina Benji Hubilia, si Cheryl Dimain, Larry Ilagan, Viola Natividad, si Hannah Bercero, Ruben Laurente, Kate Rose Urrutia, at si Richard Roque and Ava Canaselli para isa pong natatanging medley ng mga duet ng Papuri. Parang hindi ko na kayo narinig kumante. Yun. Pero forgiven kayo doon sa Light of a Million Mornings. Hindi niyo masasabayan talaga yun.
Anyway, ito po. Yung rules po natin, ganun pa rin ha. Pag alam nyo yung kanta, kumanta kayo. At kung kakanta kayo, kanta kayo ng malakas. Amen? Amen. Lahat po ng buhay pa, magsabi ng amen na malakas. Amen. Amen. Sabayan niyo po ako. Pag-asa'y narito na di na mga ngamba. Kung bubuksan ang puso't paghahariin siya, sa kanya lang mararanasan tunay ang kasiyahang dalisay, ang kapayapaang hinahanap mo. Siyang tanging katugunan sa lahat ng katanungan, sa lahat ng iyong kailangan. Sabi mo tuloy na tama na, pagkat suliran di mo na kaya. Sumisigaw ang damdamin mo at isipan, tunay ngang ikay nahihirapan. Kung bigo ka man ngayon, kaibigan, ituring mong ito'y pagsubok lang. Kahit puso'y nasugatan at ngayon'y nagdaramdam, Diyos ay naroon, dapat mo malaman. Kaya tumawag ka, humingi at ikaw ay bibigyan. Hanapin siya at masusumpungan. Pumatok ka sa pinto at ika'y pagbubuksan. Pagpapala ng Diyos ay iyong makakamtan. Sumisinta, hindi ba't parang langit ang iyong nadarama? Kung malaw nang naghangat, para isong tatagan, hanapin mo sa pusong mapagmahal. Sumisinta, hindi ba't parang langit ang iyong nadarama? Kumalaw ng nagahangad, paraisong papagal, hanapin mo sa puso.
Hindi pa. Mga kaibigan at kapapuri, mga kaagapay ng 702 DZAS at mga taga-subaybay ng ating minamahal na Far East Broadcasting Company Philippines, si Ruben Laurente. Akala ko hindi pa ako. Ay, ako na pala. Nagtatampo eh. Huwag kang tatampo. Walang tampo. Salamat, Kuyang. Si Kuyang Arnel Depano is everybody's Kuyang. At pwede nyo ring tawaging Kuyang. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayun, gusto ko yung sumisigaw. Yan. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa bawat isa, sa presensya ng bawat isa sa inyo na nandito. Galing pa po sa kung saan mang lupalop at kalayo-layo ang syudad at mga probinsya kayo nang galing. Nagpapasalamat po ako. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil ginawa niya ang araw na ito na anibersaryo at 75th anibersaryo ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang dami ko pong ipagpapasalamat at alam ko na ganun din po ang puso ninyo na punong-puno ng pasasalamat. Sa pagising pa lang po sa umaga, sa unang hinga na hinihinga natin sa umaga, hanggang ang ating huling hinga bago matulog ay pinagpapasalamat natin sa Panginoon. Amen? Pero above that, nais ko pong pasalamatan ang Panginoon at alam ko po na itong awiting ito ay patotoo ng bawat isa sa atin. Kung papaano po natin natuklasan at naramdaman at na-experience ang kaligtasan na mumula kay Jesucristo. Na sa kung ano pamang estado ng ating buhay, even in the past 3 years, the pandemic years, hindi niya po tayo binitawan. Dahil nandiyan po ang Panginoon upang sa kanyang biyaya at awa ay patuloy tayong gawing kanya pag-aari. Ito po ay regalo ng Panginoon sa atin na dapat nating pasalamatan. Pinili niya po tayo bago po natin naisipang piliin siya. Kaya muli at muli, tayo po ay magpasalamat. Madalas sa aking buhay, pangarap na makulay, lahat ng gawin pinag-usay upang matiyak ang tagumpay. Subalit habang nagpapakadalubhasa, habang inaasam ang pag-asa, sa aking katawang panlupa, isa-isang natatanggal, isa-isang nawawala. Salamat muli, Jesus. Ulit kitang nasumpungan. Mga salita mo'y muling nag-iisga. Salamat muli, oh Diyos, ulit kitang natagpuan. Mga biyaya mo'y muling nakakamtan. Kaya muli kong napatunayan, tagumpay na hanap ko ay ikaw lang.
Masasabi niyo po sa inyong sarili yan. Ang landas ng ating buhay, animo ay makulay. Ang nakamit na mga bagay, pilit dinugma sa tagumpay. Subalik, habang sarili pinupuri, ang yaman ay dumarami, kapalit ay pusong kulubi. Salamat muli, Jesus, ulit kita nasumpungan. Mga salita mo'y muling nagigisnan. Salamat muli, oh Diyos, ulit kita mangyabiyaya mo'y muling nakakamdam. Kaya muli kung napanayan, tagumpay na hanap ko ay ikaw lang. Tagumpay na hanap ko ay ikaw lamang. Purihin ang buhay na Panginoon. Sa lahat po ng nakakarinig sa aking boses ngayon ay pakinggan niyo po itong susunod na mensahe ng awiting ito. Ano po iyon? Parang may comic relief bigla. Pero okay lang po yan. Atin pong isipin po lagi sa puso na ang Panginoon po ang siyang tanging tagapagligtas at ang tanging pag-asa. Itong nais kong ibahagi sa inyo ngayon ay isa pong awit na ni-record ko po noong 2005, pero years before that, ni-record po ito ng ating kapatid na Dr. Joel Navarro. At ito po ay nilikha ng ating, ng everybody's kuyang, si Kuyang Arnel Depano. Pinupuri natin ang buhay na patotoo ng Kuyang Arnel Depano sa lahat ng kanyang musika at mga awitin at mensahe na nagbabahagi ng kaligtasan ng Panginoon na siya ang tanging pag-asa. Sa bawat luha, hatid ng panahon, nagdaramdam, humihipin, nagpupumilit na magkunwari. Balat kayo sa bawat ikatin na tuklasan, pinakahanap-hanap kong kasagutan. Yung mayakang lumalagi, bumabalot sa buhay kong sawi. Ikaw, O Diyos, ang lunas kong hangin.
ikaw ang aking pag-asa. Ikaw ang buhay ko lahat. Sa iyo aking natatamasa. Pagnatag na walang wakas, ikaw ang aking ligaya. Pag-ibig mo'y kailan pa man, o Diyos, ikaw nga ang pag-aasang walang hanggang. Kaganapan, pinakahihintay-hintay kong pag-uwi. Dahil sa labis-labis mong gawin ang pagkalinga mo sa bawat sandali. Ikaw ang aking pag-asa. Ikaw ang buhay ko lakas. Sa'yo aking nakatama. Panatag na walang wakas, ikaw ang aking ligaya. Pag-ibig mo'y kailan pa man, o Diyos, ikaw ang pag-asa. Pag-asang walang hanggan. Ikaw ang aking pag-asa. Ikaw ang buhay ko't lakas. Sa'yo aking natatamasa. Pagnatag na walang wakas, ikaw ang aking ligaya. Pag-ibig mo'y kailan pa man, o Diyos, ikaw nga ang pag-asa. Pag-asang walang hanggan. Jesus, ikaw na pag-asa. Pag-asang walang hanggan. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Hindi po dahil sa ibinabalik ko yung introduction sa ating kuyang, but I'd like to share with you some info bits about Kuyang Arnel Depano. Una po sa lahat, siya po isang kompositor, isang mga awit, isang... Ano ba? Nagulat ako bigla. parang multo lang yun. Record producer, album producer ko po siya noong 2005, Via Langit. Siya po, at ibinibigay po namin ang buong kapurihan sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Dahil, salamat po ang kompositor ng OPM na nanalo po ng 2 beses sa NAMCIA. Under the auspices of National Commission for Culture and the Arts. At anak po siya ng Panginoon. Favor po ng Panginoong ito. Higit po sa lahat, sorry ha, dito ka na nga sa gitna. Siya po ang kompositor ng hit na ginawa ng Panginoon para sa kanya.
ang Lead Me Lord ni Basil Valdez at ang dakilang katapatan. Mga kapatid sa FEBC, N. Arnel De Pano. Uwi na tayo. Game na. Oh, malapit na po tayo matapos. Okay, mag-aalala. Sige na, Ruby. Oh, wag muna sila. Lead me by the hand and make me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord, lead me all my life. Walk with me, walk with me across the lonely road of every day. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your love. Lead me, Lord, all my life. All the time, my Lord, I need you there. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my times I'd rather go along my way. Help me face the right direction. Take your road. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life. Come on, Yoko Church. You are my life. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. You are my upon my feet all the time, my Lord, I need you there. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life, all through my days. Lead me, oh Lord, my Lord, all my taong 2020, nag-lockdown ng March 15,
by March 19, nasa ICU na po ako. Nasa emergency room ng Marikina Valley Medical Center. In denial pa po ako na meron akong COVID. But after yung mga tests and x-rays, nagtataka ako bakit ako biglang nilipat sa isolation. And sabi ng doctors, yung appearance ng aking lungs was consistent with COVID. And that was the time na walang vaccine, walang medical protocols, and takot na takot po tayong lahat. Hindi po kami umalis ng hospital for 14 days. Kasama ko po yung misis ko sa loob ng kwarto. Hindi po siya nahawa. And throughout my stay sa hospital, magkabilang kwarto po, kasi COVID section na yun ng hospital. Paggabi po, ang narinig namin ay nagiiyakan. And mababalitaan na lang namin from our doctors na yung mga katabi kong pasyente did not make it through the night. And so, binantayan ako ng mga doktor ko, nagstasyon na ng x-ray machine sa labas ng kwarto para anytime they need to check me, pwede lang magawa. Binigay sa akin yung gamot for malaria just to check or just to try na baka sakaling mag-work sa akin. And by God's grace, it worked. And salamat sa Panginoon. Nagkaroon ng ibang significance yung kantang Lead Me, Lord. Kasi while I was in the hospital, tumawag sa akin yung aking kaibigang doktor from Philippine General Hospital requesting kung pwede raw nilang kantahin ang Lead Me, Lord, kasi kailangan ng frontliners ng inspirational song. Sabi ko, by all means, gamitin nyo. One TV station learned of that project ng mga doktor, finiture nila, and somehow during the first few months ng COVID, ang naging theme song ng mga frontliners ay Lead Me, Lord. So much so, nang i-discharge na ako sa hospital, pinuntahan ako ng mga doktor ko and the medical staff, at kinantahan nila ako ng Lead Me, Lord. Yun yung napanood nyo sa Jessica Soho. It is not lost on me. Itong nangyayari ngayon, 3 years after, kaya na natin makita ng mukhaan. Yung mga Papuri singers na zoom ko lang at nagsasubmit kami, gumagawa kami ng projects online, nandito kasama nating lahat. Kasama nating lahat. 3 decades, 30 taon, hindi nagkita-kita. Pero praise God, yung tagumpay niya, ipinataw sa atin. And we're here celebrating. Purihin po ang Panginoon. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Amen? Amen po. Hindi po ako nagpapaalam, ha. Nag-uumapaw lang ang aking puso. Sa bawat dahon ng aklat ng buhay, bakas ang luha na tumatangay, inaanod ang pag-asa, unti-unting nawawala, haligi ng munting daigdig ko. Minsay nanlalamig na rin ang araw, ihip ng hangin may giniginaw, nanlulumo, nalulumbay, hanap ay isang gabay, sa piling mo'y
hindi mabibigo. Samahan niyo po ako. Kahit magunaw man ang daigdig, lisanin man ng init ang mundong manlalamig, kahit na humayo sa daang magkabilay bangin, ikaw pa rin, O Diyos, ikaw pa rin. Pag-ibig mo'y hindi magwawakas, kalinga mo, O Diyos, ang siyang magbibigay lakas. Sa anumang panganib, ginintuan ang iyong pagliligtas. Panatag nga't tiyak, ipatawid mo sa landas. Through high water, through fire, through anything, tatawid tayo ng Panginoon. Kung sa tadhana'y di nais ang guhin, bawang sagabal ang sinasabi, ikaw ang siyang tatawagan, sa ruko'y aapawan ng pag-asang kailan may dulot mo. Magunaw man ang daigdig, lisanin man ang init ang mundong malalamig, kahit na umayo sa daang magkabilay bangin, ikaw pa rin, O Diyos, ikaw pa rin. Pag-ibig mo'y hindi magwawakas, kalinga mo, O Diyos, ang siyang magbibigay lakas. Sa anumang panganib, ginintuan ang iyong pagliligtas. Panatag nga't tiyak, itatawid mo sa landas. Isipin niyo lahat ng pinagdadaanan niya ngayon. Lahat man ng mga sitwasyon, suliranin lahat. And declare this. Itatawid. Itatawid. Ililigtas. Ililigtas. Ihahatid. Ihahatid. Hanggang wakas. Hanggang wakas. Sing with me, church. Itatawid. Ililigtas. Ihahatid. Hanggang wakas, itatawid, ililigtas, ihahatid, hanggang wakas. Kahit magunaw man ang daigdig, lisanin ang init ang mundong malalamig, kahit na humayo sa daang magkabilay bangin, ikaw pa rin, O Diyos, ikaw pa rin. Pag-ibig mo'y hindi magwawakas, kalinga mo, O Diyos, ang siyang magbibigay lakas. Sa anumang panganib, ginintuan ang iyong pagliligtas. Panatag nga't tiyak, itatawid mo sa landas. Itatawid. Amen. At amen. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos, ang ating tagumpay,
sa Kanya. Siya ang nagbigay. Amen. Natawagan ko na po lahat-lahat ng Papuri singers na nakasama natin ngayong gabi. Marami sila eh, 30 eh. Oh, parang si... Oh. Please feel free to approach us after ng concert. Kasi mahirap pong magsama-sama ang ganito karaming Papuri singers sa isang okasyon. Kaya maraming salamat sa inyo, mga ginigiliw namin mga kaagapay ng 702 DZS, followers of Far East Broadcasting Company Philippines throughout the 75 years history ng ating minamahal na stasyon. Purihin po ang ating Panginoon. Tayo na kayo, kanina pa kayo nakaupo eh. Puri tayo sa Panginoon. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating biyaya niya'y patuloy na lahat. Katulad ng pagsilat ng gintong araw, patuloy siyang magbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko damdamin, katapatan niya'y pupuri. Dakila ka, O Diyos, pagkanyang tunay, pagmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nito. Pagkat ang Diyos natin at Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayong magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo at nagmamahal. Na may Diyos tayo at nagmamahal. Mahal ka ng Diyos, dapat mong malaman, hindi ka niya pabayaan. Kanyang higay, mundong naanak, upang sino mang sumampalataya ay may buhay na wala hanggan. Mahal ka ng Diyos, dapat mong malaman, hindi ka niya pababayaan. Kanyang higay, bugtong na anak, upang sino mang sumampalataya ay may buhay na wala dakila at tapat. O kahanga-hanga ka, Panginoong Jesus, sa pagkakasalay, tugon mo'y pag-ibig. Doon sa Kalbaryo, dugo mo'y umagos. Sa ipinang tumos, purihin ka, Jesus. No. Ang iyong kilala.
pandigan, kaibigan mo, siyang araw mong lagi, at karamay kong sawi, siya ay si Jesus, sa bawat sandali. Bilang patnubay, harapin mo sa panahon ay kaganaan. Himatuwang pangako ang pinakalitan sa bawat kalahin ng aking buhay. Sa isang puso ang kakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon, daluyan ang pag-asa kung kailangan linahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka. Palakpakan natin ang ating Panginoon. At ngayon, tawagin po natin ang Papuri Executive Director at ang FEBC 75th Anniversary Chair, Kuya Dan Andrew Cura. Yan. Magandang gabi po sa inyong lahat. At maraming salamat po sa inyong pagtungo rito para papurihan ang Panginoon sa 75th year ng Far East Broadcasting Company. Sabi po sa Psalm 96, O magsiawit kayo sa Panginoon ng buong awit. Magsiawit kayo sa Panginoon buong lupa. Yun po ang ginawa natin ngayong gabi. At magpapatuloy po yan. Imarkan nyo po sa Oktubre dahil sa 75th year ng FEBC, ay magkakaroon po ng konserto para sa 45th anniversary ng Papuri. At sa pagkakataong yon ay maglalabas po tayo ng 25th album ng Papuri. Sabi po sa verse 2 ng Psalm 96, magsiawit kayo sa Panginoon, purihin ninyo ang pangalan ninya, ihayag ninyo ang kanyang pagliligtas sa araw-araw. Asahan niyo po ang FEBC nagsimula sa Karuhatan hanggang sa tuluktok ng Ortigas ay magpapahayag
ng mabuting balita ng kaligtasan ng ating Panginoon. At sabi po sa pangatlong talata, ipahayag ninyo ang kanyang kaluwalhatian sa mga bansa, ang kaligtasan, ang kagilagilalas niyang mga gawa sa lahat ng mga bayan. Naroroon pa rin po ang Bukawe at iba, at patuloy po tayong magbo-broadcast patungong China at Southeast Asia. Asahan niyo po yan. Hanggang hindi po tayo sinasara ng Panginoon, patuloy ang papuri at patuloy ang paghahayag ng kanyang mabuting balita. Kaya maraming salamat po sapagkat tayong lahat ay nagkakasama-sama para sa gawaing ito. Sa ating pagtatapos, gusto ko pong tawagin ang ating Vice Chairman ng FEBC Board na siyang original na Papuri One. Walang iba kung hindi si Bishop Ruben Abante. Salamat, Dan. Woo! Alam niyo po, marami tayong dapat ipagpasalamat sa Panginoon sapagkat kahapon ay narito kami at ang sabi ng weather, 80% uulan daw ngayon. Pag tumingin kayo dyan, ang liwanag ng buwan. Yan o, kita mo. Diba, ang liwanag ng buwan. Pinagpala ang araw na ito. Now, on behalf ng ating pong board, sa ating, sa pamamagitan ng, of course, ng ating chairman ng board, si Brother James Tioco. Nariyan ang ating treasurer ng board, si Pastor BJ Sebastian. Nasa likod si Pastor BJ. Of course, ang iba pa, for example, ang ating secretary, si Attorney Fitan, ay nagpapasalamat ang lahat, umupuri ang Panginoon sa lahat ng inyong pagtangkilik. Kaagapay lahat. Salamat po sa pagmamahal ninyo sa Panginoon. Salamat sa pagmamahal ninyo sa FEBC. At sa lahat po ng ating mga stations na represented ngayon. Well, 75 years. Dan, bago tayo manalangin. Alam niyo po, alam niyo ba na si Abraham, nung siya ay tinawag ng Panginoon at umalis sa Haran, ilang taon siya? 75. Oo. Abraham was 75 when he left Haran. Para lumakad siya na hindi niya alam kung saan siya pupunta. Wala pa naman doon Waze. Wala pang Google. But he just followed the Lord. Alam niyo po, simulain lang natin itong 75 years na ito at magkakasama pa rin tayo. In fact, mayroong bagong opisina ang Far East Broadcasting Company sa OCC, doon sa 38th floor. Marami pa po tayong tatahakin. Okay? 45 years tayo ang papuri. 46 years ago, lumakad po ako dito, pumasok ako dyan. May kasama ako si Danny Siciliano. Pagpasok namin dito, nakasalubong namin si Manong Fred Magbanwa. Sabi sa akin, "Oh, Ruben, kumusta ang tatay mo?" Mabuti po si tatay. Ba't ka nandito? Sasali po kami ni Danny sa tagishimig. Wala pang papuri nun. Wala pa. So, naalala ko pa, nandyan sila Minggi, sila Maru, si Romy, si Efren, nandyan na yan. Si Roger, pati na, naroon sa MRS. Naalala ko pa yung mga panahon na yan. At doon ko unang inawit itong awit na ito. Sa ating pagtahak beyond 75 years, alam niyo po, ang sabi ng awit, meron tayong patnubay. Meron tayong gabay. Tama ba? Ayan. O, samahan niyo ako. Walang ano to eh. Walang practice to eh. Samahan niyo ako. O, 1, 2, 3. O, ganun lang. 2, 3. Siya ang aking patnubay. Siya ang aking gabay. Siya sa aking nagbigay buhay. Si
Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan. Siya ang tanging Panginoon, magpakailan paman. Ay, nasali. Manalangin po tayo. Dakila naming Diyos, napakadakila po, Panginoon, ng iyong pag-ibig, na iyong biyaya, na iyong kahabagan, Panginoon. Nung kami ay hindi karapat-dapat, binigyan niyo kami ng inyong kahabagan. Your mercy, Heavenly Father. And however unworthy, Panginoon, kami sa pagkakasala, kayo ay naging mahabagin po sa amin. Inabot niyo kami ng inyong pag-ibig, Panginoon. At ang inyong biyaya, O Diyos, wala po kaming abilidad. Walang-wala po kami. But in our emptiness, Heavenly Father, Lord, you sent to us your only begotten Son. And when the Lord Jesus Christ came, grace and truth came by him. Grace upon grace. The fullness of grace. Ang sukat po ng biyayang yan ay mismong kalangitan, Panginoon. O Diyos, kahit sa aming insufficiency, sapat ang inyong biyaya. Sa aming kawalan, Panginoon, ang lakas ang inyong kalakasan ng bumalot po sa amin. Narito, O Diyos, umaawit kami ng papuri sapagkat ang lahat ay para sa iyong kapurihan lamang, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa 75 taon, O Diyos, ng iyong kabutihan, ng iyong pagpapala. Puspos, Panginoon, ang iyong pagpapala sa amin. Kaya, O Diyos, wala kaming ibang katuwiran upang magbigay ng excuse. Dapat lamang po, dahil you've blessed us so much, we should be a blessing. And we pray that FEBC, as the Lord tarries his coming, would continue on being a blessing, dear God, by showing the way to salvation by Jesus Christ. And Lord, thank you sa lahat po ng iyong pagkilos, Panginoon, sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa kabuuan ng awitan, ng pagbabatian, Panginoon, nakita-kita ang lahat dito, Panginoon. At sinamahan kami kahit sa pamamagitan, Panginoon, ng live, ng mga broadcast, ng streaming, O Diyos. Sinamahan kami ng libo-libo nagmamahal sa iyo at nagmamahal, Panginoon, sa FEBC. Panginoon, kung paanong si Abraham ay tinawag mo upang tumahak, kahit hindi niya nakikita ang dapat na mga landas, Panginoon, gayon din po ang gawin ninyo sa amin. Hindi kami nagwawakas sa 75 taon, kundi, Panginoon, uusad pa po kami ng may puspos na pananampalataya, Panginoon, pananalig at pagtayo, Panginoon. Sinasabi mo sa iyong salita na sa iyong gawain, Panginoon, we should be steadfast, unmovable, abounding in the work of the Lord. And Heavenly Father, you have given us this promise because everything will not be in vain. And so, dear God, we give you back all the praise and all the glory and all the praises. Kami, Panginoon, ay ibalik nyo sa aming mga tahanan. Ihanda kami sa muling paglilingkod po sa iyo sa kinabukasan, sa bawat mga gawain, Panginoon, na aming kinabibilangan. Thank you, Heavenly Father, for all things. In Jesus' most precious name, and for Him alone, Amen. 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 Maraming salamat po, Bishop Abante at Kuya Dan. Pero bago po tayo umalis sa huling pagkakataon, awitin natin ang bawat tagumpay. Ikaw ang nagbigay ang FEBC 75th Theme Song Anniversary. Tayo po lahat. Hello. Ayan na. Ruben. Yung lyrics po nasa screen, pwede kayong sumabay. Ayan. Ayan, wala lang kanta. Wala lang tugtog. Acapella daw, hindi.
Turo muna, kuya. Para, turo. Alam ko, ibag gusto niya. Pus na yan. Yan na, yan na, yan na. Yan na. Yan na. Wala pa, wala pa. Ayan na, mas malapit pumalakpak na kaysa kanina. Pumalakpak tayo ng malakas para mag-play na yung minus one. Hindi masyado malakas. Lakas ang panaw natin! Hallelujah. Ayun! Bawat hamon, ikaw ang nag-ahon. Ikaw, O Diyos, ang naglatag ng balita mo'y mapahayag. Bagong pag-asa sa himpapawid, dalangin namin na siyang maihatid. Bigyang lakas ang mga alagad ng ang layon mo'y aming maipatupad. Kagipitan o kaginhawahan, di matatawaran ang iyong katapatan. 7 dekada at 5 taon, bawat bukas, bawat kahapon, maaasahan ka, Panginoon. Ang buhay namin nasa iyong kamay, kumikilos sa iyong gabay. Bawat tagumpay, ikaw ang nagbigay. Bawat tagumpay, ikaw ang nagbigay. Amen! Whoa-oh-oh. Tayo pong lahat! Aasahan ang iyong tagumpay. Patuloy na aawit pa hanggang buong mundo'y papurihan ka. Sa kagipitan o kaginhawahan, di matatawaran ang iyong yung pag-ibig.
And happy Church Sunday bukas. Salamat po. Thank you for coming.